Hello everyone. So this is a quick unboxing kasi tomorrow we will travel. Medyo malayo-layo to, lagpas 200 kilometers papuntang Santo Tomas, Batangas. Manggagaling tayo from Rizal. Actually on tagal natin itong pinlano, parang 3 months ago pa. So punta tayo ngayon. And since babiyahe tayo, ang isang napansin kasi natin nung nag-Laguna loop tayo, ang hirap pala ng walang lagahin ng cellphone sa motor kasi lalo pag nagmamap ka, ang hirap i-check, no? Lalo titigil pa kami, lalabas yung phone just to check the map. So, good thing, we got this. This is the Moto Wolf MDL2827. Hindi siya mini driving light, no? It's just the model. Ayan na, MDL2827. Mobile phone holder. Ang maganda dito sa version na to ni Moto Wolf, meron siyang dampener. Basta, yung mismong case, ay yung mismong naghahawak dun sa phone mo, merong mga rubber dampener na nakakatulong para hindi matagtag yung phone mo. No, syempre, mas matagtag kasi yung biyahe. Syempre, baka masira phone mo, mahirap na. Ito, ang gagamitin natin to. Pang malakasan to na phone holder. Bakit siya maganda? Kasi yung claw type to, no? Ayan, as you can see sa design, maraming claw. 2, 4, 6, 8, 8, no? So yung iba kasi natatakot, lalo yung mga nag-grab, no? Kasi pag ang nagaya mo lang ng phone, yung parang by letter U, no? Pagka gustong kunin ng magnanakaw yung phone mo habang nagda-drive ka, ang daling hilahin. Ito hindi, medyo heavy duty to ng konti. Okay. So, bukod dito, pinadala rin to. To Moto Wolf mobile phone sunshade. Yes, 'di ba? Kasi itong phone holder natin na to, meron na siyang lagay ng action cam. So, yung action cam part niya meron din to. So, you know, kitang-kita sa dulo. Pwede mong pagdikitin, no? So, buksan natin, unbox natin, tapos lagyan natin. Madali lang naman ito install, no? Kahit siguro medyo beginner ka lang, madaling gawin ito, no? Buksan natin, hindi naman siya naka-seal talaga. Okay, so, this is the Moto Wolf, ayan, no? As you can see, teka. Ayan, no? Moto Wolf. Ayan, may design po, Moto Wolf, tapos yung logo niya. Ito yung sinasabi ko sa inyo, yung ball dampener na yan. Ayan, no? Habang natatagtag yung biyahe, no? Sinasalo yung impact ng mga bolang yan. So, nakakatulong siya para at least hindi masira phone mo while you are driving. Okay, so tingnan natin ito na maigi. May mga claw to na na-adjust. So, kung ang phone mo, tipong 10 inches. Ang laki, no? Ayan, no? Bumubukas siya kasi there's some screw sa back part. So, kung kakabit mo siya, hangat mo lang to sa taas, mo pack sa pull, no? Kasyang-kasya. Kapit na kapit, no? Tsaka mo ngayon i-adjust to, sigipan mo na lang. No? Ayan. Safe na safe ang phone mo dyan. Pwede mo rin siyang baliktarin kung medyo gusto mong pag-tripan mo, no? Ay, pwedeng nakatagilid, no? Nakaganyan. Para at least, di ba? Para kang naka, ano, BMW na motor. No? Nakaganyan sa harap mo para may dash. Dashboard ba tawag din? Okay, so, ayan. This is the MDL. No? Ito yung bread and butter niya. Kita mo rito sa taas, merong ay likod, no? Top part ng likod, merong lagayan ng GoPro mount, no? So, that means, you could actually mount an action cam here. Yung iba niya, lagay dito, Insta 360, no? Yung iba naman, GoPro. And tayo, ang gagamitin natin is this, sunshade, no? Lalo kung pang, ang biyahe mo, pang umaga at tanghali, makakatulong to para at least, no? Hindi basta-basta papasukin ng ano. Kung maganda, di mainitan yung phone mo, di masisira agad. Okay. So, this is MDL 4802. MDL 4802. Okay. Gandang klase. Hard plastic, no? Patong lang natin. Dito. Ayan.
So ayan ay itsura ng phone holder na to. Okay. Tapos may kasama na rin siyang ayan oh, screw para at least nakakabit. Okay. Next, tignan natin yung ibang part ng MBL 2827. Ayan. Yung panghihit, screw, and GoPro mount. Ay, GoPro screw. Ayan, meron na. Tapos, ito, holder. No? Ito yung inilalagay sa handlebar. Tapos, syempre, kailangan niya ng clip. No? Ang clip naman is this part. Pakita ko na lang sa inyo para at least madali nyo maintindihan. Nasaan na yan? Okay. Ito. Ito yung bola na nilalagay sa handlebar. No? Tapos, ito naman ang ipit. Okay? So, pwede siyang patayo. Depende sa'yo kung anong trip mo, patagilid. Depende kung gusto mo na kailali. Pero ako gagawin ko is patagilid para mailagay natin sa gitna ng mailagay natin sa dashboard no yung phone. Madaling tignan pagka nagmamapa tayo. Okay? So, yan yun. Actually, dalawa siya. Hindi ko lang kung extra tong isa. Mukhang extra kasi mas maliit, no? Depende sa'yo kung anong size. Yung ball kasi, hindi siya isang size lang, no? Depende kasi kung yung paglalagyan mo medyo mataba, no? Kung medyo maliit, ito. Ito gamitin mo. Okay? Tapos, ito ba? Yeah, you got this. Oops. No? You got this tube metal part here. Na iipit natin dun sa bola, no? Bola nito tsaka bola din sa kabila. Ayun, ganyan. Dali, no? Hindi na siya ganoon ka komplikado 'yan. So gusto lang natin 'to and pakitingnan natin 'yung tsura mamaya. So 'yan, kakabit niyan dito 'yung dalawang spring. Feeling ko lang ah. Tapos gaganyan. Okay. Tapos iipit. Para may konting tension. Gusto natin yung may mga tension. Tapos from here, gamitin natin yung saan yan? Yung malaking clip. Ayun. No? Ito yung malaking clip. Para maisara natin. No? Hindi ko sure kung dapat yata. Ayun. Okay. Ayan. Ba't natanggal? Di ka lang ba't natanggal eh? Tanggal siya. Tsaka natin kakabit yung mga bola. Yan. Kabit natin ito isa. Medyo masikip. So, luwagan nyo lang pag masikip. Okay. Sipa. Pero tulog na ng misis ko. Ay, kinakabit ko pa nga ito. Yan, gawa na. Buo na. Nakabit na lang natin to. And we're good to go. Makakablayahin na tayo bukas. Ingatan nyo lang yan. Okay. So yan, nakabit na natin. Ganyan lang siya itsura. Pwede na. So, iipit nyo dito yung phone. Ayan. Tinanggal ko muna yung sunshade kasi madaling araw naman ang biyahe. So, di kailangan problemahin ng init. Ang problema, di ko mag-gets bakit natatanggal to. Ayan o, yung paghigpit. Siguro para hindi manakaw yung phone mo or hindi basta-basta matatanggal. Kaya siguro natatanggal din to. So, yeah, so far, okay naman. Ganda yung ano natin, ng Moto Wolf MDL2827. Ganda, ganda. Tapos may rubber din tong part na to, rubber din to. Rubber din yung pang clip. Tapos yung mga daliri, rubber din. Okay. So, hindi masisira phone mo. Ito lang ang medyo matigas yung gitna. Okay? So far, so good. Testingin natin bukas.
ano, this is the Moto Wolf 2827 with the hood. Sobrang solid dito sa biyahe namin kasi nga ayan. At nakaano lang. Tapos madali rin siyang tanggalin, maring ibalik kasi parang naka-GoPro mount. Tapos, yeah, supported niya, ang galing. Init oh. Pero yung phone ko, sakto lang, hindi mo ganun ka, hindi mag-overheat ang phone mo. Lalo siguro kung naka-grab ka or lala-move. Magdali, ano, hindi masisira agad phone mo, lalo kung nagbibilad, tapos kina-charge mo ko. Hindi siya puputok. Medyo mainit na rin yung phone ko yun, nakakasabi ko. Mas maganda yata, itabit ko na. Kasi bala ko, huwag nang ikabit. Pero sa ganito kainit na biyahe, mukhang kailangan gagawin ng gagawin. Ganda. Medyo malayo-layo pa yung biyahe natin. We're going to Padre Pio. It would take us 1 hour pa from this place. Nasa ano na tayo eh? Almost Santa Cruz, Laguna. Traffic eh, hindi ko din naman bakit eh. Dito lang eh. Nagbibisita yung iglesia siguro yung ibang mga ano. Ayaw niya magpasingit. Hindi naman tsaka siya. Hindi wag.